Magandang araw mga kabatang. Kung bago ka sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Nag-a-upload ako ng isa hanggang dalawang video sa isang araw tungkol sa Bulkang Taal. Bakit nga ba i-harvest ng mas maaga o hahanguin ang mga alagang isda mula sa palaisdaan na nakapaligid sa lawa ng Taal? Ngayon nga na nag-aalboroto na at nasa alert level 2 ang Bulkang Taal at nanganganib na pumutok anumang oras, at isa sa pwedeng maapektuhan nito bukod sa mga tao ay ang mga isdang inaalagaan sa kalakhang lawa ng Taal. Ang lawa ay ang pangunahing pinagkukunan ng kita o hanap buhay ng mga mamamayan na nakapaligid dito. Tinatayang nasa mahigit 6,000 mga fish cage ang nagtutusto sa libu-libong residenteng umaasa rito. Kaya naman, todo ang paalala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga fish cage operator sa Taal Lake na hanguin na o mag-harvest ng mas maaga sa kanilang mga isda sa harap ng banta ng pagputok ng Bulkang Taal. Ito ay upang hindi mangyari ang mga naganap nung huling pumutok ito nung nakaraang taon na hindi napaghandaan hanggang sa umabot sa pagkalugi at pagkamatay ng mga isda roon. At dahil nga nakataas ang alert level 2 ng Taal Volcano, limitado na lamang ang oras na maaaring makapunta ang mga mangingisda sa kanilang mga fish cages upang pakainin ito. Todo bantay rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa paligid ng lawa. Dahil sa patuloy na pinakikitang aktibidad ng Bulkang Taal, payo ng Feebox na maging handa ang mga residenteng nakatira sa paligid ng bulkan. Para sa karagdagang mga balita, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.